Yo mga idol, kamusta? World title, posible nakataya sa rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. At General Casimero, ayaw talaga lubayan si Inoue. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So marami nga po ang nakabang sa magiging desisyon ng current Unified Welterweight World Champion Errol Spence Jr. Matapos ang most anticipated fight nito kontra sa dating bogeyman na si Kit One-Time Thurman sa buwan ng Abril. Kung ano ba ang kanyang gagawin sakaling manalo siya sa laban kay Thurman. Kung babalik pa ba ito sa 147 pounds o di kaya manatili na ito sa Junior Middleweight Division na siya naman talaga ang top choice nito. Dahil hirap na rin si Spence na kunin ang timbang sa welterweight. Kung saan ayon pa nga sa article na nilabas ng World Boxing News mga idol, sakaling iwan daw talaga ni Spence ang 147 pounds. Ematic daw mga idol. Mababakante ang dalawa sa tatlong titulo na hawak nito ngayon. Ang WBA at WBC World Title. Hindi nakasama ang IBF dito. Dahil siguradong may elevate bilang full champion ang interim belt na hawak ni Jeron Ennis. Batay ito sa rules ng International Boxing Federation. At kung saan mga idol, dito na pumasok ang scenario na kung sakaling magdesisyon daw ang boxing legend na si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na bumalik sa professional boxing. Posibleng paglabanan nila ang bakanting WBA at WBC titles sa welterweight division. Pareho kasi silang ginawaran na champion emeritus o lifetime champion ng apat na sanctioning bodies. Ibig sabihin nito mga idol, kapag bumalik sila sa bakbakan sa professional, may karapatan sila na mapalaban sa isang world title fight alinman sa WBA, IBF, WBO at WBC. Ganong katindi ang guts ni Manny Pacquiao at Mayweather mga idol. Record na kahit kailan hindi talaga kukupas. Subalit gayon pa man mga idol, huwag na tayo mangarap na maglaban sila sa professional boxing. Oo, pwede nila paglabanan ang bakanting titulo. Pero malabo na talaga mangyari ito ngayon. Officially retired na kasi sila. Hindi nga natuloy ang rematch nila dati noong aktibo sila sa bakbakan. Ngayon pa nang nag-enjoy sila sa kanilang ginagawa sa boxing. Sa exhibition fight naniniwala tayo na posible sila maglaban. Pero sa professional, iwan ko lang mga idol. Masyado matalino ang kampo ni Mayweather Jr. para pumatol ngayon sa nag-iisang Manny Pacquiao sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero ayaw talaga tantanan si Naoya Inoue. Kung saan matapos nga po brutal na binakanti ng Japanese Monster ang kanyang mga titulo at aakyat na ito sa 122 pounds. Kung saan ayon sa source natin mga idol, nag-request mismo si Cuadro Alas sa kanyang manager na ayaw na nito lumaban sa Bantamweight Division. At kung pwede lang daw sa 3 fights din nito sa Super Bantamweight, eh pwede Super Bantamweight fighters daw lahat ang kanyang makakabangga sa bakbakan. Kung matatandaan natin mga idol, na noong nakaraang linggo pumayag na si Alas na lumaban sa Bantamweight. Pero dahil sa pasabog ni Inoue, gusto na nito manatili sa 122 pounds. Ibig sabihin nito mga idol, mas lalong porsigido ngayon si Alas na i-pursue ang kanyang karir sa Super Bantamweight. Dahil nandito na ang Japanese Monster, malamang hindi na naman siya mga idol. Tatantanan ni Casimero na hamunin sa laban hanggat sa pumayag ito. Malay natin mga idol, kung hindi na papayag ni Alas si Inoue sa Bantamweight, baka dito sa Super Bantamweight makakatanggap na siya ng oo galing sa Japanese Monster.